Nasubukan mo na bang gumawa ng creamy macaroni soup with carrots and broccoli? At nilagyan ko siya ng brandy. Kailangan natin ng chopped onion. Meron na akong naunang nagawa na chopped garlic. Mamaya, maipapakita ko sa inyo. Itong gamit kong food chopper, napakadaling gamitin. 2 liters capacity. Made from China. Matibay. Ito na ang chopped onion natin. Don't skip this video para makita nyo kung paano ko ilalagay ang brandy. At para maging masarap ang ating sopas, kailangan natin gumawa ng chicken broth. At para maging masustansya, lalagyan natin ng carrots and broccoli. Makikita nyo na sobrang dali lang gamitin. After 10 minutes, tapos na ang chicken broth natin at hihiwain ko na ang manok. Gagamit ulit tayo ng food chopper para maging ground chicken. Napakadali lang gamitin itong food chopper na to. Mabilis siyang makagiling ng meat, chicken, pork, fish. Napakadaling linisin. Ang bilis, 'di ba? May instant giniling na. Ngayon naman ay magpapamantika ako ng kaba ng baboy. Abangan niyo po ang brandy. Huwag pong mag-skip. Ito ang sinabi ko kanina na meron na akong naunang ginawang chopped garlic. Isunod agad ang taba ng baboy. Haluhaluin hanggang sa magmantika. Ang mantika ng taba ng baboy ay siyang magbibigay ng sarap sa sopas.
habang nagpapamantika tayo, babalatan ko na itong tangkay ng broccoli. Kakailanganin lang natin ang part na malambot. Ihiwalay natin ang tangkay at ang ulo ng broccoli. Mag-uumpisa na tayong mag-gisa. Ito na ang mantika ng baboy. Kapag mainit ng mantika, ilagay na ang chopped garlic. Abangan niyo po ang brandy. Huwag po mag-skip. Isunod ang sibuyas. Antayin natin maging golden brown ang bawang at sibuyas. Tsaka isunod ang ginawa nating giniling na manok. Habang ginigisa natin ang chicken, isunod ang butter. Ang butter ay siyang magbibigay ng additional creamy sa ating sopas. Kailangan nating haluhaluin para lumabas ang katas ng chicken. Gagamit tayo ng brandy for flavor enhancer at saka nakakatulong ito para hindi mag-dry yung meat. Kapag ginisa lang natin ito ng walang brandy, butter lang at yung kaninang mantika, dry na siya, hindi na siya magandang tingnan, nagtutuyo na siya. Tingnan nyo ito sa part na to, hindi siya nagda-dry at saka nag-e-enhance pa ang flavor. Ito na ang ating chicken broth. Kaninang ginawa natin, nilagay natin ng brandy, nag-strong flavor pa ng chicken at mas lalong pinasarap pa nitong chicken broth. Ilagay na ang macaroni noodles. Halu-haluin lang. Sa part na ito, hindi mo kailangang maluto yung macaroni bago mo ilagay ang susunod na ingredients. Para maiwasan ang pag-overcook ng noodles. Isunod na ang chopped broccoli and carrots. Pakuluan in 2 minutes. Timplahan ayon sa panlasa. Pwedeng gumamit ng asin or patis.
Isunod ang broccoli. Ibuhos ang isang lata ng 370 ml na evaporated milk. Ang gamit kong stove ay infrared stove, kaya mabilis uminit. Pakuluan lang ng 2 minutes. Pero sa ordinaryong stove, kailangan pakuluan ng 5 minutes. Habang nagpapakulo, nagchop na ako ng spring onion. After 2 minutes, eto na siya, malapot na. Pero sa ordinary stove, 5 to 10 minutes ang pagpapakulo para maging malapot. Ito na ang finished product natin na macaroni soup.